after 30 days, pinabalik ako ni doktor sa ospital and tiningnan niya yung sugat ko. Anim na butas yan yun sa katawan ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito yung malaki kasi yan yung drain ng lahat ng dugo na lumalabas sa akin dyan lumalabas. Tapos may hose dyan nakakonek dun sa isang container. So yan yung pinakamalaking butas. So unti-unti tinatanggal ko na yung dressing. So bagong shower ako kaya mas magandang tanggalin sa pagbagong shower. Hindi masyadong madikit. So ito na yung pangalawang dressing tatanggalin natin. So yun yung pinakang hole nyo. Hirap tanggalin kasi kahit basa. Maano pa rin, masakit pa rin sa balat. Yan, magandang hapon dyan sa atin mga kakoral. For today's video, ang gagawin natin is pupunta tayo ng Macclesfield Hospital. So today is the ang ilang araw na 30 days after ng ating surgery. So guys, ito yung sugat ko. So after 30 days, yan na yung itsura ng sugat ko. So meron tayo dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tsaka meron pa dito sa ibaba dito. So yan yung sugat ko ngayon. Medyo okay na, hilom na siya. And nakaka-bend na rin ako. Hindi lang ako masyado makapag-stretch kasi masakit sa loob. So kung ikukumpara natin yan doon sa nakaraang video natin, mas mabuti ngayon. For the first time ngayon lang ako i-check up ng doktor na mismo siya nag-opera sa akin, si Dr. Brumage. So nag-set siya ng appointment, tinawagan nila kami and pinare-report kami today. So titingnan natin kung anong mapapag-usapan namin pagkatapos ng surgery. So sadyahan lang kayo guys, bibigyan namin kayo ng update. So see you later. Kasi dapat hindi ko rin siya ganun i-pampered kasi may hirap. Ganda ng sky, Oblo. Ganda ng panahon mo yun. Ganda lang frosty. Buti hindi madulas itong snow, no? Yun eh, kaya nagkakagano kasi walang salt yung kali. Hindi pa laging meron. Lapit na tayo. Nakakaliwa na tayo dito sa roundabout. Hospital guys. Alright guys, as usual, hindi na namin kayo isasama sa loob ng hospital. So dito na lang tayo sa parking. Dito na lang tayo magpa-park guys. So finally guys, tapos na tayo dito sa hospital. Hindi pa lang kami nagla-lunch. Dadaan muna tayo dito, magsa-sandwich lang. Talagang pagka yung nalipasan ako ng gutom, nanginginig na yung mga daliri ko. Okay na. Yan, magandang umaga dyan sa inyo mga kakoral. Bigyan ko lang kayo ng update guys tungkol dun sa appointment natin kay Dr. Brumage. Si Dr. Brumage, siya yung doctor na nag-perform ng ating operasyon. Sabi niya, okay na yung sugat ko. Pinag-usapan namin, cancer ba talaga siya yung tinanggal sa akin. Siyempre dadaan yan sa lab test. And nakita nila, according to Dr. Brumage, ang cancer is may kanya-kanyang kategoryan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang cancer ko is category 4. Ibig sabihin, dangerous yung cancer na nakuha sa akin. I was lucky, sabi niya, I was lucky because we were able to discover this nang mas maaga. With the scan, completely wala na tayong
cancer. But ang hindi niya ma-sure kung meron pang cancer cell na kumalat sa katawang ko na maaring pumunta sa ibang organ ko. Yun ang sinabi niya. So ibig niya sabihin, ang ibig sabihin ni Dr. Brumage, hindi doon natatapos yung treatment sa akin. So every 6 months according to him, kailangan nila akong i-check. So continuous monitoring, and hindi lang yon, he is going to refer me sa The Christie. Ano ba yung The Christie? Ang The Christie, ginoogle ko lang, hindi ko rin alam eh. So pero meron akong nakita doon na building sa Macclesfield General Hospital. Meron doon The Christie. So hindi ko alam kung para saan yun. So tinanong ko yung asawa ko, yung anak ko, kasi familiar sila doon, kasi doon sila nagtatrabaho. Hindi lang doon sa building ng The Christie. Well, sabi nila sa akin, ang mga patient doon is puro mga may cancer. So ginugel ko siya, lumabas dito eh, The Christie is one of the Europe's leading cancer center, treating over 44,000 patients a year. So ang gagawin ni Doc, i-refer niya ako sa The Christie. Pwede silang mag-support sa akin, and hindi lang yun, pwede silang mag-advise kung ano pa ang mga susunod na steps, kasi mas specialized sila sa mga cancer patients, kumbaga. So ayun, continuous monitoring para mas, you know, para tuloy-tuloy yung treatment natin sa cancer. Hindi ko lang kayo nabigyan ng update nung araw na yon, kasi nung dumating tayo rito, yung second layer o yung final layer nitong driveway is ginagawa na. So mas priority ko muna yon, kaya hindi ako nakapag-update kagad sa inyo, guys. So hanggang dito na lang, guys, and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.